Yo, what's up mga ka-Tailwires? So ngayon meron tayong product review. Ito yung ating Bluetooth decoder. So iba ito sa mga Bluetooth decoder na una ko nang ginagamit sa aking mga projects. So kung mapapansin nyo, ito yung una kong ginagamit. Ito yung bagong bili ko na Bluetooth decoder. Ang kaibaan sa kanya, ito meron na siyang maliit na amplifying system. As per specs, ang declaration sa kanya is 50 watts. So 25 watts times 2. So sa left and right channel. So yan. Ito yung sa speaker output niya, left and right. Ito yung mga inputs niya tsaka yung output niya na aux output. So yung power input na maximum sa kanya is 18 volts. Or hindi ako nagkakamali, 16 volts yata. So, ipapost ko na lang yung link na binili ako nito sa Shopee. So, kung baga dito is 12 volts yung maximum input, dito is 16 volts. So, itetesting nga natin. Ito, meron tayong dalawang speaker na subwoofer. Ang power niya is 300 watts. Yung max declaration niya. Pero, I think, mga nasa 75 watts lang yung RMS power nito. So, let's play music. Tsaka pala yung supply pa lang natin is 12 volts pa lang. So, hindi pa maximize yung power ng ating Bluetooth decoder. So, subwoofer yung gamit natin. Kaya asahan nyo na wala din ganong boses. So, let's play ng music tayo. Syempre, yung walang ganong copyright. Techno Remix. So siya nga pala, kaya subwoofer muna na una yung una nating tinest para makita natin kung kaya niyang paggalawin. So far napapagalaw naman yung count kahit na medyo matigas ito. So dito tayo sa basta I love you, pero mga less than 10 seconds na para hindi tayo makakapilay. Probably di ba yung beer brand Sterilite tumutulong laban sa pagod ng sakit? May commercial. Tapusin muna natin yung commercial. Tulong natin yan sa ating giging. So grabe rin, no? Kahit maliit lang yung amplifier system niya, napapagalaw din niya yung cone ng ating subwoofer. So nakakabitin lang dahil baka makopyright tayo. Subukan naman natin ang dark horse. Low bass din. So hanap na lang tayo ng music na walang ganong copyright. So grabe rin pala yung excursion niya. No? Ang ganda rin ng power na binibigay ng Bluetooth decoder. Mukhang mapapabili tayo ng marami nito. Para marami tayo magawang Bluetooth speaker project. Mag-uha ko muna yung mga gamit sa table. Para hindi ganang mag-pose ang ingay. Power supply natin. 2 amperes lang yung power supply natin at 12 volts.
So how much more kapag 16 volts pa? Na at least 5 amperes. So ayos rin. Sulit na rin sa presyo. Sana hindi magtaas. Kasi nabili ko siya ngayon na 174. Sana huwag tumaas yung presyo niya. Mas maganda kung 4 ohms yung ilo-load nyo kasi 6 ohms yung ating subwoofer eh. So, subukan naman natin yung boses niya, yung sigaw niya. Subukan natin i-load sa raw driver mid-range. So, ayan, i-load na natin sa mid-range. So, ang gamit natin is yung Kinetic 6 inches na raw driver mid-range. So, ayan, papakita natin na baka sabihin niya may daya na may amplifier eh. So, ayan. So, ayan yung wires niya. So, ayan. Diretso agad sa terminal. So, ayan, walang daya. Kasi, nung una, hindi na naman makapaniwala. Kaya, sabi ko, bibili ako para masubukan ko. Pero, napabilib yata ako nito, Bluetooth decoder nito ah. Parang okay nang ito na yung pang boses mo. Tapos bibili ka na lang ng isang mono channel na TPA3116D2 na 150 watts. Yun ang gagamitin mo pang subwoofer. Parang sold na ako dun. Mas makatipid, mas makamura. So yan, let's play. Subukan naman natin sa sigaw. Wait, dito muna tayo sa bossa, no? Para may konting bigay. Nutella, start your day with happiness. Make snack time more fun with your kid's favorite Chucky. Now in a fun new look, the no. Thank you.
ng clip kung malinaw pa rin. So yun na yung clipping niya. Nakatawa din yung volume. Pala yung chip na nakalagay sa kanya. C586768 CA52. So check natin yung data sheet niya kung ilan talaga yung power niya. So ito yung kanyang data sheet. So wala lang akong makita ng English, pero madali na maunawain kasi dito sa bandang ito medyo English na. So, yung chip natin is CS8676E, ang brandong nakalagay sa ating Bluetooth decoder, Chipstar. So, ito yung kanyang datasheet. So, 12 volts, 4 ohms, 21 watts, 15 volts, 4 ohms, 30 watts, at tapos sa 16, 33 watts. So, ito pa yung iba niya. So, kahit na ilagay natin sa clipping na, yung todo na yung volume ko sa aking cellphone tapos dito sa Bluetooth decoder, malinaw pa rin eh. Hindi tulad sa ibang chipset ng amplifier or ng ibang module amplifier kagaya ng TP-83116. Kapag pinodo mo na, ano na eh, distorted na ito. Kahit itodo mo, malinaw pa rin. Kahit na sabihin natin na branded yung or magandang klase pa rin ginamit nating speaker. Sa ibang amplifier, ito daw mo, pangit na eh. Distorted na dito, malinaw pa rin. Napaka konti pa yung percentage ng distortion na nadidinig natin. Malinaw na malinaw pa siya. So, kung talagang papipiliin ako, kung sa amplifier na yung TP-83116 na 100 watts, parang mas okay pang bumili talaga nito. Tsaka mas mura pa talaga siya. So yung mga DIYers, na dinig niyo naman yung ginawa nating test sa Bluetooth decoder nito. Pati ako naman ha eh. So habang nagtu-play tayo, actually nakababad na ako kanina bago tayo nag-test para ma-check ko kung merong uusok kapag nasa clipping na. Kahit nasa clipping na, malinis pa rin, tapos hindi, halos hindi man lang siya uminit tong chips niya. So lahat ng parts ng chips niya, hindi po ko ang lamig. So napabilib ako. Ito, itong TP-83116 dito na 80 watts to times, 80 watts daw yung output nito. Mas malakas pa ito dito eh. Kung ako sa inyo, no, parang kaysa bumili kayo ng Bluetooth decoder ito, tapos amplifier na times 2 channel o dual channel, ito gagastos kayo 150,
Ito, parang nasa 350 plus. Dito na ako. Magkano lang to? 174 yung binili ko ngayon. So, ngayon, parang mapapabili ako ng marami na. Baka kasi bukas-bukas, tumaas na yung presyo niya. Gano'n naman eh, kapag masyado nang bumibili ng product, lalong nagmamahal. So, sulit na sulit. Napakamura lang niya. Parang mapapabili na agad ako ng 10 piraso nito. So, itatry ko pang ibabad para mas matagal na tugtugan. Tingnan natin kung hanggang saan yung itatagal ng chips nito, kung gaano siya kakunat. Pero, biruin mo, 12 volts lang. Tapos, ito, yung amplifier, yung ating speakers. 100 watts RMS, tapos yung tweeter, 25 watts. Pero parang, mas malakas pa ito dun sa mga China amplifier na klase AB nana eh. Na V12, X12 yung, ano ah, yung mga maliliit ah. Hindi yung 710 or yung, ano. Basta yung mas maliliit na amplifier na parang may nakalagay na 2,000 watts, 1,000 watts. Parang mas malakas pa ito. Parang mas solid ito. Napakamura. Kaya kung ako sa inyo, bibili na ako ng marami nito. So, ayan. Mapapabili na ako ng marami nito. Baka bukas-bukas kasi magtaas na impresya niya. So, ayan. Salamat sa pagtutok. At sa mga bagong viewers, please subscribe. At pakiclick na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga binablog. So, salamat sa patuloy niyong pagtutok.